Welcome back to my channel. This is Sir Paya. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po ay nagtuturo ng basic programming kung paano gumawa ng system from the scratch. So don't forget to subscribe my channel and pakihit na rin sa notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload tulad nito. Then pakilike na rin sa Facebook page ko na Sir Paya. So if ever may mga tanong kayo, so i-PM nyo lang ako doon. And then shout out kay Julius Gonzalez. Ayan. So, update tayo sa ginawa nating school management system. This is tutorial number 15 sa system na ito. So, medyo matagal-tagal natin siyang na-update. So, today is update natin siya. So, last natin na gawa ng tutorial na ito is so, ma-retrieve na natin yung strand, then the grid level, then the section. Ayan, ma-filter na siya. Then the section, the room, available room, then the advisor, then the subject under this section. So example, try natin grade 12. So wala siyang available na data. Grade 11, section. Ayan. And then the days. Tapos, time, to and from, tapos yung teacher ID. Okay, so again, so yung ginamit natin na programming language nito is C#. And then, Visual Studio 2015 Community. And then yung SQL Server na ginamit natin dito is SQL Server 2016. Ayan. So, check muna natin yung connection string natin dito. DB class. So, kung saan natin siya nilagay. Okay. So, SQL Management System. Okay. While awaiting sa database natin. Ayan. So, database natin. School management system. So, gawa muna tayo ng table. Ayan. Tapos, table. Tapos, schedule. So, gawa tayo ng table schedule. And then, this is TBL schedule. No. ID. So, integer. Yan. Gawin natin siyang primary key. Tapos, identity specification. So, yes natin para mag-auto-increment. Tinad tayo ng check natin. Na pang meron tayo sa schedule natin. So, year and term. Yan. So, add natin EY code. Worker. EY code. So, siya po yung primary key ng ating academic year. Ayan, the EY code. Okay, so this is the foreign key. Kasi may primary key na tayo dito. Then, next natin i-add is the strand. So, check natin kung meron tayong strand dito. Strand. Ayan. So, lagay tayo ng strand. Tapos, worker. Then, after sa strand natin is the grade level. So, check natin yung grade level natin dito. So, this is the foreign key. So, check natin ah. Primary key varchar. So, dapat is varchar rin ito. Tapos, we have
ano ba yung hinahanap niya dito? Grid level. Okay, so walang grid level. So, ang natin dito is grid level na background natin. Then the section. Kasi may section dito. Yan. O kahit the ID lang ng section, no? ID na lang ng section. So, ito. So, this is the ID. ID. Ayan. Ayan. Section ID. Is ID or the section ID. Tapos integer. So, integer yung ginamit natin kasi dito sa section natin is ito siya. So, pwede na rin na hindi na tayo, ano, dito, tanggalin lang natin si strand. Kasi mayroon na tayo dito, eh. Ayan, grid label at saka si strand. So, mag-data redundancy na tayo. Then the room, so check natin kung mayroon tayo dito. Room, so nakalagay dito is room. So, lagay tayo ng room. Dito type is bar car. Ayan. Then what else? Advisor ID. So, lagay tayo ng advisor ID. Tapos, dito tayo kukuha kay teacher. So, dito is teacher ID. Ayan. So, varchar. So, varchar rin natin to. Ayan. And then, we have a subject code. So, check natin yung subject natin. Ayan. So, the ID. Kukunin natin yung ID. Sub ID. Tapos, integer yung gagamitin natin. So, itong sys ID, gawin na lang natin itong sec ID or section ID. Para mas madali natin siyang ma-identify. Then, sunod natin is description. So, meron na yung description dito. Ayan. Including the ito sila. Okay. Ba't may iway ko dito? Naka-hide lang ito ba? Okay. So, naka-hide yan. Tapos, yung days niya, lagyan na natin ng Monday. So, varchar na lang natin. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Tama ba? Friday. Saturday, if ever. Lagyan lang natin ng Saturday. Ayan. Tapos time, from to. So, time from. And then, varchar na lang yung gagamitin natin. At saka si time to. Then, varchar na rin yung gagamitin natin. Okay? Ayan. And next is the teacher ID. So, we have the teacher ID. Teacher ID, tapos in. Ang gagamitin natin. Okay, so yun lang. Ayan, 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 ayan. Okay, so dito kay save. Save muna natin to. So, this is TBN schedule. Okay, ayan siya. Okay, so DB class. Gawa tayo dito ng isang module or isang function. So, public string get p key or get the primary key. And then, a string SQL. Ayan siya. EY term. Okay. Key. But error. Okay. So, wala pang return. And then, string ID. Ayan. Or string ID.
Tapos return ID. Ayan. So initialize natin kasi ayaw niya eh. String.empty. Okay, tapos cn.open cn.close tapos cm SQL command. So, yung ginawa natin is isang module para kukunin lang natin yung primary key. Ng, like for example, kasi dito, sa ginawa nating table, may mga foreign key kasi dito eh. So, kukunin natin yung mga primary key ng, anyway ko this meron ah. Ayan. Eh, hinide lang natin. Sa section, kailangan natin yung primary key ng section. The advisor. And then, what else? The subject ID. Kailangan rin natin yan. And then, the teacher. So, kaya gumawa tayo dito ng git pkey or the primary key. Tapos, SQL CN. Ayan. And then, next is ID. So, kukunin natin si ID. Tapos, CM dot execute scalar. Tapos, return natin. Okay. So, that is string. So, kailangan niyang i-convert to string. Okay. Ayan. So, again, gumawa tayo ng pk dito para kukunin natin yung mga primary key. Okay? Ayan. So, balik tayo sa schedule. Ito sa save. Try. And then catch. So, kailangan talaga lagi natin ng try and catch for exception. Ayan. Para if ever may error sa ating statement is, dito niya itatapon kay catch. And then, lagyan natin siya ng message, ng error message. Message box. Para mas madali natin siyang ma-identify kung anong klaseng error. Okay, so, I think may mga message na ako dito format. Wala ba? Wala. How about dito? May ginawa ba akong title? Nakalimutan ko na kasi ito eh. Medyo matagal-tagal na kasi. Ayan. Gititle. Meron tayong gititle. Okay, so, ax.message and then, title. So, tatawagin natin si ano bang ginamit natin dito. So, gumamit tayo ng dito ng db. db.get title. db.get title. Ayan. Tapos, message box button dot okay, message box icon dot warning. Ayan. So, may warning siya na icon. But error to? Okay. So, ko lang. Ayan. Siya. So, si db, that is our variable, reference variable for the class db. Ayan. So, class db, db. Then, laman ng db dito is meron tayong git title. Kaya dito, tinawag natin siya. Yung git title. Sana ba yan? Balik tayo dito. Meron siyang db.git title. And so, kukunin lang niya yung title ng system. Okay? So, again, kailangan natin si try and catch if ever may error sa statement. Dito sa ating statement, try, then statement. So, pag may error, itapon niya dito. So, ano po yung tendency pag hindi natin siya nilagyan? So, if ever running na po yung system, naka-install na po siya sa PC, so, ang problema dyan is, mag-terminate na lang yung system. So, hindi alam ng user kung anong nangyari. Bigla na lang nag-close. So, para maiwasan natin yan, so, kailangan talaga meron tayong mga error trapper or error handler. Ayan. So, first natin gagawin is, ito. So, kukunin muna natin si yung section. Tama ba? Section. Check natin dito. Section ID. So, kukunin natin section ID. So, gawin dito ng variable. String seek ID tapos tawagin natin si db dot
Git picky, ayan. Tapos select. So, hindi pwede siyang scalar, no? Kasi hindi naman tayo gumamit ng aggregate function. So, may mali tayo dito. So, dapat hindi siya scalar. So, gagamitin natin dito is dr same.execute trader. Ayan. Tapos, dr.trade. Tapos, if dr.hasRows so id dr.id and dr.index 0 dot string. Ayan siya. And of course, dr.plus. Ayan. So, index 0. So, balik tayo dito. Select. So, kukunin natin is si section ID. So, meron tayo ditong section. Ayan. Section. Select ID from TBL section. Where, so may where tayo dito, where section equal or where section like CBO section dot text. Walang CN. Ayan. Okay, ano, this is plus. Hindi naman pala ito .NET, Ruby.NET. I-share pala ito. Ayan, so meron na siya section. Then next is string. So next natin kukunin is advisor ID. So ayan, copy na lang natin yan. Then palitan lang natin ng statement. So, check natin yung sa advisor. Dito tayo kay teacher. So, teacher ID yung ginamit natin. Pero, hindi na siguro natin kailangan, no? Kasi dito is, makikita naman natin dito si advisor ID at saka siya, no? Teacher ID. So, yung kukunin na lang natin dito is si subject ID. Meron mang subject code dito. May meron na rin subject code, no? So, hindi na kailangan yung subject code. Meron na kasi. Tama ba? Subject code. Check natin na. Subject. Where's the subject? Wala. So, ID. Kailangan talaga natin ng ID. Hindi lang subject code. So, wala kasing subject code yung pipiliin natin. Pero wala tayong ID. So, yung gagawin natin is kukunin natin yung ID ng subject. So, this is sub ID, tapos select ID from TBL subject where, so ginamit natin doon is subject code like CBO subject code the text. Yan, so sino ba teacher ID, meron na si Rom, okay na. Ayan, so okay na yan. And then, next natin gagawin is if message box dot show then save this schedule tapos db dot git title okay but kinos natin yan hindi pala natin pwede equals dot yes no
message box icon dot questions equal to dialog result dot yes. So pag equal to yes, cn dot open, cn dot close. Okay, therefore cn new SQL command. So insert tayo, insert natin ito lahat. Maliban na lang kang ID, kasi sa ID is naka-auto-increment ito. So start tayo kay EY code. So insert into TBL schedule. Tama ba? Schedule, tama. Tapos lagyan natin si EY code. Lagyan natin si section ID, seek ID. Lagyan natin si ROM. Lagyan natin si advisor ID. What else? Lagyan natin si sub ID. Then lagyan natin si Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, time from, time to, tapos teacher ID. Teacher ID. Ayan. Then, gawa natin sila ng parameters. Okay. So, gawa natin ng parameters. Ayan. Tapos, CN. And the definition. At may error dito. Bakit yan? May error. Dapat wala yan. Lagyan natin sila ng at. And then same that parameters that add with value at EY code. EY code. Ayan. Txt EY the text. Copy na lang natin yan. So, siguro ito sila. So, instead na barka, gawin na lang natin ito na pwede ba itong okay, manikon ba na tayo dito na pwede natin mano siguro. So this is a seek ID room advisor ID sub. Sa section ba mayroon bang advisor? So check natin ha. Tapos sa section doon pa lang natin sinet yung advisor natin. Check natin. Ayan, so mali. Kapag dito is, may dito na natin ilagay yung advisor. Para mas, pag add natin ng section, so automatic yung advisor is lalabas na doon. Ayan, no? Ayan, so dapat palitan natin ito. So anyway, kasi nasimulan na natin, no? Ayan. So, palitan natin ito. So, unahin muna natin ito sila. So, dapat doon sa advisor natin. So, pag select natin ang ano,
So dito, pag select natin ang sigawa natin, yung gawin natin is meron tayong multiple label ng user, the registrar, the admin, tapos si advisor at saka si teacher. So dapat dito sa schedule, once na mag-select tayo ng example, select tayo ng gas, tapos lagay natin dito grade 11, tapos 6 yun. So automatic dito si advisor lalabas. Ayan. So hindi na kailangan natin mag-select pa dito ng advisor, no? Ayan. So ito yung mali natin. So anyway, baguhin natin yan. So, for now, continue muna natin dito sa schedule. Tapos siguro bukas, palitan natin siya. Kasi medyo mahaba-haba na itong video eh. So, we have the advisor ID, the sub, the sub ID, or the subject ID. Subject ID. Tapos, Monday. Tapos, Monday, Tuesday. Tapos, Wednesday, Thursday, Friday. Tapos, time from, time to, tama ba? Time from, time to, ano, kulang pa tayo dito ng ano, kulang pa tayo ng isa, ng isa Sabado, Saturday. Time from, time to, and then teacher ID. So, the teacher ID. Sandali, wala na ito sila. Tapos, cm.execute ng query na lang. Yung nilagay natin. Okay, tapos dito. So, sa section, ito yung gagamitin natin. Sa section. Tapos sa sub ID, ito naman yung gagamitin natin. Ayan. Tapos sa room, this is a CBO room.txt. Sa advisor, so this is txt e advisor ID. Tapos pag Monday, so dapat may condition tayo dito. Pwede ba ito? If merong shortcut na if ano pa yung shortcut na yan so wait mo na so switch key Monday the chick one to true it's key that check else so if let's get that true lagyan natin dito is true else false ayan okay let's get in so this is Tuesday tama ba Wednesday
TH. If choose did the check equal to true, then true, else false. So ito siya si Friday, tapos ito si Saturday. Kahit ano din ano na lang siguro, no? Kahit hindi na lang natin i-condition switch key mounted dot check, so ganun lang siguro. Ayan, kasi pwede naman siya, no? Hindi na kailangan kasi nung i-condition yan. Medyo napahaba lang yung process pag i-condition pa natin siya. Kasi dito, pag kung ano yung value, siya yung ibibigay niya. Wednesday, tapos Thursday, Friday, Saturday. Txt t from txt t tito, tapos c txt t tid, okay, tapos message box tayo dito. Copy na lang natin yan, and of course palitan natin to ng record save. Tapos hindi ito warning, information. This is info. This is the information. So try natin if magsisave na ba siya. Ayan, so try muna natin. So schedule, select natin gas grade 11, tapos gas sample room. Teacher, advisor. So yung advisor is pag kung sino yung kung ano yung section na yan. So ito sila yung lalabas dito na, no, na advisor. So palitan natin yung sa manage section natin. Tapos ito example. Ayan, trip Monday, Wednesday, Friday. So ang klase niya is 08 hanggang 09. Teacher is ayan, tapos save natin. May error siya. Mapping system. Okay, so try natin kung saan yung error. So trace po natin sila. I-trace if dito ba yung error. Kasi may mali, may mali, may mali, may mali, may mali. Kapalingin mali nyo, no? Save. Save. So, dito sa section ID, 517. Tapos, EY code, section ID, room, advisor ID, sub ID, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Tuesday, Friday, Saturday, time from, time to, teacher ID. Tama ba? Ayan, Daria. Isa yung mali dyan. Continue natin. Continue natin. Ito yung value to. Okay. So, continue natin. Continue. 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 Mali pa rin. Bakit siya mali? ID. EY code. EY code. Si ID base na ko. To increment. Yes. EY code. Seek ID.
Seek ID, the room, advisor ID. Advisor ID, tama. Sub ID. Subject ID, Monday, Tuesday. Time from, time to. Time from, time to. Kailangan niya i-convert to string pa to. Okay, check natin kung saan ba yan, mag-error na yan. So, hindi kasi natin ito ma-F10 kasi yung F10 is stop ng recording. No mapping issues na system from text box and manage from text box. Okay, so try natin convert to string. Convert natin to string. Convert to string. Ayan. Ano talaga? No mapping exists. From object type. Text box naman ako by the native type. Saan mali dito? Pero pitris ha. Five. Tama. Ayan. Walang tayo dito eh. So, yun nga yung sinasabi natin. May mali tayo doon. Mali talaga. Hanggang dito. Tapos values. EY code, seek ID. Room, advisor ID, sub ID. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Saturday, time from, time to, teacher ID, to ng TBL schedule. Tama ba? TBL schedule. Ah, okay. So, try natin ito, you know. I-convert to ng teacher. Ayan yung ma-parse. So, ano pa yung mga integer natin diyan? Sub ID, seek ID. ID. Ah, okay. Ito. This is Barker. Kahit hindi natin i-parse sa taas eh. Kasi, sa teacher ID natin dito is Barker in the number. So, yun yung mali niya diyan. Ayan. So, again. Again. Mali pa rin. Why? Na again. Run natin ulit. So, run natin ulit. Ay, okay. That takes. Yan pala. Nandito pala sa taas. Okay. So, ayan. Ito na. Maka-create na tayo ng schedule. Gas. And then, grade 11. Gas.
sample room advisor, tapos sample ito Monday, Wednesday, Friday, 08 hanggang 09, teacher is, ayan. And save natin. Ayan, nagsasave na siya. Okay. Tapos dito, makikita na natin dito yung record niya. So, try natin dito, ipakita yung record. Schedule. Sabi niya si schedule. Refresh muna natin. Schedule, schedule. Ayan yung schedule niya. Okay. Ayan siya. So, pati ng diagram. Schedule, room, section, strand, subject, teacher, EY. So, try natin if makonnect natin ito lahat. Lagyan natin dyan. Ito rin sila lagyan natin dito. Lagyan natin dito. Okay. So, ayan. So, si EY code. Lagyan natin dito. Galing-galing EY code. Okay. Tapos, si room. Lagyan natin dito. Para yung room natin is hindi na siya pwede tanggalin. Yung section, lagay natin dito. Section, saka section schedule ID. Okay. So, si teacher, lagay natin dito kay advisor. Ayan. Pwede pa ba ito? Lagay natin dito kay teacher ID. Ayan. Strand. Kasi strand wala na, no? Section na lang. Something in section. Strand, connect natin dito kay section. Tapos subject. Subject ID, connect natin dito. Sub ID. Ayan, kung gawa natin ng diagram. Tapos save natin ang diagram. Okay, hindi natin na-save, no? So, anyway. So, kasunod na lang natin. Ayan, gagawa ng diagram. Okay, ngayon. Balik natin. Una is si schedule. Tapos kay schedule, EY. Lagay natin si EY dyan. Ayan. Nandito na pala siya. Add table. Add natin si room, section, strand, subject, at saka si teacher. Add natin lahat yan. Automatic, nakakonnect na yan. So, back, ayan yung mag-save. Alter table, foreign key, table subject,
So mayroon tayong nag-conflict. Saan yung conflict natin? Ito sa si section. Ah, itong dalawa. Conflict tayo dyan. Login. Alter table, conflict foreign key. Sub table, foreign key table schedule, conflict equal. To schedule. Column ID. So, check natin ulit. Sa section. Save. Ayan, nag-save siya. So, si ID. Punta tayo dito kay section ID. Section ID. Save natin. Ayan. Tapos si subject. Punta tayo dito kay sub ID. Ah, okay. Dito. Schedule. Dapat ito is sub ID, not ID. Take sub ID. Tapos, ah, may mali. Kasi subject code naka primary key dito eh. So, dapat yung primary key natin is si itong ID. Ayan. Save natin ulit. Papunta dito kay subject ID. Tama ba? Subject ID. Ayan, you can save. Ayan, tapos pa-display natin dito. Gawa tayo dito ng press lang natin to para makita natin yung diagram. Tapos punta tayo sa view. Create tayo ng new view. So, add natin to sila. Ayan, add natin. Add. Okay, so dito sa ating table, table schedule, check natin dyan. Ayan, so una yung si ID, contract schedule ID. Tapos si UI code, ayan, UI code. Ah, hindi yan. Ano yan, dito tayo kay UI, UI code. Next kay UI code, or kahit dito na lang, no. Kahit dito na lang kaya, no? Kay schedule. So, may iway ko naman dyan, eh. Either kung saan. Pwede dyan, pwede rin dito. Tapos, section ID. Add tayo ng section ID. So, saan yung section natin? Section ID, ayan. So, add lang natin si section ID. Tapos yung grade level. Tapos yung strand. Tapos yung section. Ayan. Then, add natin si room. Saan yung room? Tapos add natin si advisor. Advisor ID. Okay, so hindi natin kailangan i-connect yung dalawa, no? Kasi dalawa na connect dito, eh. So, i-move natin. Isa na lang yung tinira natin. Ayan, si... Pinagana natin siya, no? Si advisor ID. Kasi yung advisor ID natin, ilagay natin dito. Ayan. So, kaya tinanggal natin siya. Yung pinalit natin dito is, check natin yung properties. Tama ba?
Okay, so mamaya tingnan na lang natin, ha. Tapos si Desiree. Desiree. So, ayan. Tanggalin natin 'yan. Ito tayo ng diagram. Tapos tanggalin natin. Tanggalan pala. Yes. Tapos, ano, hindi natin pwede ito matanggal, no? Kasi nakalagay na dito, eh. Okay. So, anyway. Okay. Tanggalin naman natin. Remove. Tapos dito, tanggalin natin to. Delete. Ayan. Tapos, si teacher. Lagay na lang natin dito kay teacher ID. Yung advisor ID natin, palitan na lang natin yan. Kasi, sabi ko kanina, lilipat natin siya doon sa kay section. Dito kay section. Save natin. Yan, para ma-update. So, dito, saan tayo? Schedule, room, nalagay natin ang room, advisor ID. So, lagay na natin si advisor ID, no? Tapos, si subject ID, kailangan natin subject ID. Kailangan natin yung subject code, yung title. Tapos, ano pa? Subject code, title, unit, type. Ayan, so kailangan natin yan. Tapos, yung schedule. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday, Saturday, time, from, time to, tapos si teacher. So, yung teacher natin, teacher ID, tapos, na-display pa natin yung full name ng teacher. So, saan ba si teacher dito? Nawala siya eh. Add muna natin. Add, table, tapos teacher. Set natin siya. So, yung full name, yung kukunin natin dyan. Then, try natin ma-execute. Execute. Tamba execute dito. Execute. Ba't wala tayong record, no? Ba't walang record na lumalabas? Again, execute. Wala. So, tanggalin lang muna natin to lahat. Tanggalin muna natin. Tanggalin. Tanggalin. Anyway, code. Tanggal-tanggal. Ito rin, tanggalin natin. So, execute. Ito lang kay YY. Plus man natin yan. Again, create tayo ng view. Palitan lang natin yung ano. Mabukas na lang yung sa section. Kasi nahirapan tayo dito. Kasi nag-correct yung si teacher at saka si advisor eh. So, kailangan talaga natin i-separate yung dalawa. So, kaya si advisor, ilagay natin sa section. Schedule. So, add natin yung schedule. So, try natin itong schedule lang. Na-display natin ito lahat. Execute. Ayan yung record niya. Tapos add tayo ng anong i-add natin. Record, meron na. Section. Add tayo ng section. Add table. Tapos punta tayo kay section. Ayan. So, lagay natin si saan ba yung section na yan. Tanggalin muna natin yung iba. Ayan. So, section. Tignan natin si grade, strand, section. Then, execute natin. Ayan, meron pa rin record siya. Tapos, room. Execute natin. Meron room. Advisor. Dapat to sa advisor is tanggalin na lang natin to eh.
ilagay naman natin dito sa section. Dito natin siya ilagay. So, tanggalin na lang natin to. Then the subject ID. Ayan. So, visor ID is okay naman siya kung lagay natin dyan. Ayan. Tapos, next natin is, add tayo ng another table para kay subject ID. Subject. Tapos, lagay natin si subject ID, subject code title, unit type. Then, execute. Ayan, meron pa rin record. Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, time in. Then, execute pa rin natin. Meron pa rin siyang record. Teacher, execute natin. Ayan. Tapos, add tayo ng teacher, add table. Tapos, punta tayo kay teacher. Then, add natin si full name. Tapos, execute natin. Okay, so dito siya. Again, may conflict kasi sa ano. May conflict kasi siya sa... Tanggalin natin to. Remove. Yeah, may conflict kasi siya dito sa advisor na. Sa advisor. Kaya siya ganun. So anyway, palitan lang natin to bukas. Then, save muna natin to. Then, this is a view schedule. Para mas madali natin ma-identify yung schedule natin. Mas madali siyang i-retrieve yung data pag ginawa natin siya ng view. So, check natin dito. Hindi na ako gumamit ang parameter, no? Kasi, again, para itong tutorial natin is para lang sa mga baguhan pa lang gumawa ng program. So, kaya hindi na ako gumamit ng stored procedure. Ayan siya. Okay. So, yan record na yan, siya yung ipa-display natin dito. Okay, so ipa-display natin including the teacher. Ayan. So, kasi hindi pa siya naka-display dito eh. So, anyway, kahit ngayon, lagyan na lang siguro natin. Bukas lang siguro, no? So, bukas yung gagawin natin is pa-display natin itong record niya na galing doon sa ating view. Tapos, yung section. Tapos dito section, so pag-add tayo ng section, so ilagay lang natin dito kung sino na advisor. Okay, so para maiwasan yung conflict ng dalawa, yung sa advisor natin at saka sa teacher natin. Okay, so ayan. And then, kung kakayanin pa ng time natin bukas, then gawa rin tayo dito ng validation na ma-validate natin yung mga nag-duplicate na records. Like for example, yung conflict ng time, conflict ng room, conflict ng teacher. Ayan. Okay? So, again, medyo mahaba-haba itong tutorial na ito. Itong school management system. So, nandito pa lang tayo sa at least siguro mga 3% pa tayo sa system natin. So, mas malaki-laki pa yung A-code natin. So, anyway, lahat ito is temporary pa lang yung sa menu natin. Madagdagan pa ito. Okay, so again, thank you for supporting this channel. And, ayan. So, I hope may nakatulong ako sa inyo. May natutunan kayong bago sa channel natin. And, stay at home, mga kaibigan. So, ingat kayo palagi. Happy coding, everyone.